Good evening, Luzon. Good evening, Visayas. Ganda kayo, Mindanao. Sa lahat ng mga pinanakan na Baysang Mandao ng Kapuluan, welcome to the show. The number to call tonight is 846-8051. Ulitin ko lang, 846-8051. Or 832-6171. Or 1-800-10-100-5683. Yes, tama. Paus na naman ako. Bakit ba? Araw-araw na lang. Hindi na gumaling-galing to. Bakit kaya? Pakailangan ko ng 1-5. Parang tsahin ko lang. Eh, no? Pag may tulo, bigyan mong pera, malamig na kagad. Pag may sakit, bigyan mo 1-5, mamaya magaling yan. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to the show. Hope you guys are prepared, ready, and relaxed. Because we're going to be spending hours, mga kaibigan, together. Talking about your love stories. Tawagan nyo na ako. Magko-comment na kayo. Ang daw number ulit. Kung kakasabi ko lang, ulitin ko lang. Ano, 832-6171, 8468051, or 1-800-10-100-5683. Yan, ha? Ano yung pinos ko ngayong gabi? Ang tao ay parang isang dakot na bigas. Pag ginawa ka mo ng mahigpit, kakawala sa iyo. Diba? Oo. Oh. Kaya para hindi ko mawala sa iyo, umuwakan yung bigas sa ingin mo. Para... diba? Parang malagkit. Kahit hawa ka mo ng mahigpit, oy, hindi kakapit sa iyo. Ang corny ko na naman. Ano sa ba? 9:36. Ang corny ng mga jokes ko. Ay, nako. Uy, maraming salamat po ha, sa Team Ibag sa Hong Kong chapter. Thank you very much for the gift that you sent me. Mama Regina Constantino and your team. Hindi ko pa nakalkal yung nakabalot na gift dito. But it was sent from Hong Kong. Thank you very much, Team Ibags from Hong Kong. It's a pleasure. Diba na si Nicole Yala, pinagbitbit nyo pa. Kasi po si Nicole Yala, galing po ng Hong Kong. Diba? Wala lang. Alam nyo naman si Nicole, pag nababore, kung saan nakakarating, galing siyang Hong Kong. Tapos, pinadala sa kanya, pinabitbit sa kanya yung mga pakete na kung ano para sa akin. Nicole Yala, maraming salamat sa iyong pagbibitbit, di ba? Nang, ano yan? Ano nga? Moon cake, ano yan? Moon cake yata yun, di ba? Ko, ano? Basta yan muna, oh. May pera nga yata sa loob, eh. Salamat po, thank you very much. Magpunta ko ng Hong Kong, mag-gig daw ako doon. Sige, no problem. Ako pa ba? Ano kalagay dyan? Mooncake yan. Ano? Moon tanga? Kaya mo na mamaya na. Mooncake yan, oy. Hindi ka ba nakakita ng ganyan? Yung mamahaling lalagyan? Yung, oo, di ba? Alam niyo ba yung mooncake, mga kaibigan? Di ba ganyan ang lagayan? Pag nakaya na yung mooncake, yung lagayan, lagayan ng sinulid sa bahay. Mapangsulsi. May kaulay na tayo? Ano ba yan, oh? May color na agad eh. Ayoko nga sana mag-color kasi bala ko maligo eh. Gamit ang shield bath soap. Gusto ko lang sumigaw. Ba't ba? Ang shield bath soap, galit sa sakit at may malasakit, mga kaibigan. Galit sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng leading brand. May malasakit sa skin dahil meron itong Shea Butter Moisturizer. At super affordable. Kaya naman ang shield bath soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Yan. Walang bulol. Congrats nga pala sa PNA for winning, mga kaibigan, as the most outstanding organization by the PRC. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much. Yung pinaglagyan ng ano ng moon cake, maraming gamit yan. After, ano yan eh, square na lagayan, di ba? Pagkatapos mo kainin yung moon cake, pwede mo nang gamitin yung lagayan na lagayan ng sinulid. Lagayan ng love letters, din yung ng jowa mo. Lagayan ng chargers. Ano ba pwede nang gawin yan? Lagayan ng... mga? Text? Lumang tao ka? Text? Social naman, pog. Lagayan ng... basta ma, yung mga anik-anik, di ba? Oh, yung mga... alam mo naman sa atin, yung mga Pinoy, di ba? Parang ano lang yan.
Alaksan FR. Oh, see? Maraming gamit, maraming klase ng pain ang kaya niya. Ang Alaksan FR, mga kaibigan, oh, hindi lang pang body pain. Pwede rin sa iba't ibang klase ng, sorry, ang sakit na lalamunan ko talaga. Pwede rin po sa iba't ibang klase ng pain, tulad ng pain na dulot ng rheuma, flu pains, headache, toothache, at dysmenorrhea. Yan. At ulitin ko ha, headache, rheuma, flu pains, toothache, pati dysmenorrhea. Hindi ko pa na-try magka-dysmenorrhea. Masakit daw yan, no? Kaya mga lalaki ha, pag may girlfriend kayo at may dysmenorrhea, huwag niyong patulan. Baka siya mainiinda eh. Ang tao may sakit, laging bida yan. Huwag yung pakikialam. Ay, may sakit na nga eh. Diba nga may dysmenorrhea dyan? Sige na, mag-Alaksan FR na kayo. Oo nga. 765 lang. Pag ako naka-dysmenorrhea, talagang iinom ako niyo. Ano bang dysmenorrhea? Hindi makalabas na? Dugo? Talaga? Ba't tayo lumabas? Kulit naman yan. Ang kulit ha. And, Alaksan FR. Kaya ang iba't ibang klase na ping. Uy, tawagan niyo na ako. May caller na pala. Hello. Hello. Hi, good evening. Good evening po. Boni pa ba dyan? Hi? Good evening. Good evening. Hi, what's your name? I'm Paul. Paul? From Quezon City. Ooh. Saan sa Quezon City? Sa may Mindanao Avenue, T5. Ah, ano? Saan? Sa may sa Uyo. Ang lalayo naman ng mga... C5? C5. Wait lang, malapit ka sa Lagsarang Georgetown? Malayo. Malayo, teka lang. Sa Uyo Road? Oo, malapit lang. Okay, papasok lang sa Uyo Road, may condo sa kaliwa. Ang labi niyang paakyat, tama? Medyo. Diyan mo malapit sa may ano... NLEX. Ah, malapit ka sa NLEX? Extension. Sa Kings Point. Ayun. Yun, no? Yung pag kumahanan ka sa Kings Point, yung kaliwa HBC, head office. Alam ko, paabad niya sa pa. Sa kanan, merong ano, Wilcon, tama? Tama. Pag kumahanan ka, meron dong biras, makanan pork barrel. Yun, no? Magiging kayo doon, Papa Jack? Hindi na. Kadaanan ko lang. Sa King's Point ka natin, ha? May nakita kita sa may Paddy's Point dito, sa may sangandaan. Oh, diyan ako, nagigigaw. Kanina galing ang Paddy's Point, namugtog na naman ako, bago ka na. Oh, kaya nga po, sa ko ngayon, ilam niya naman, singer-singer. kaya bangan na naman. wait lang, ha? Paul? Hello? 24 ka na? Apo. Ang ginagawa sa Boy Pops? Ano po, estudyante po. Huh? Anong course mo? Abugas siya? Comsci, sir. Comsci? 24 ka na? Bakit ang tagal mo kinuha yan? Minahal ko yung college, sir. Parang astronomy ang datingan natin din, ha? Minahal ko yung college kasi papadyak. Ilang daw ka na nagka-college? Magpa 5 years na. Huh? Ilang kolehiyo na napuntahan mo? Isang eskwelahan lang? Actually, dalawa eh. Baka matapos mo yung campus tour, ha? Hindi naman, pero graduating na ako eh. Ah, buti naman. Sige, ikaw ay napatawag kasi. Kasi may ano lang, gusto ko lang ano, humingi ng advice. Kwento ka na. Kasi ano, may relationship ako. 2 years na kami. 2 years na kayo? Oo. Then, nag-break kami. Then, na ano, tumagal ng 2 months tapos bumalik. Eh nung bumalik siya, ano, meron siyang laging karelasyon ng iba. Siguro once mas better sa akin. Ayaw, mas na better pa? Iba na yun. kasi Navy kasi yung ano, nag-break kami, Navy yung naging boyfriend niya. Gano'ng katagal naging kayo? 3 years. 3 years. Kailan ka nag-break ulit? Nito lang ano, June. Ah, kailan lang? Tapos nagka-contact kami ulit ngayong July. Pero may jowa na siya. Meron siyang jowa, wala pa silang 1 month. Then nagka-contact kami, kinontak kong kapatid ko. Ah, okay. Ayun, tapos nagka-usap ulit kami. Tapos sabi niya ano, ayun, gusto pa rin akong kausap.
kaso, hawak. Kaso? Nung, yung FB niya kasi hawak nung... Jowa niya? Hindi, oh. Hayop, complete surrender. Binigay lang. Sita nga, tuwan-tuwa pa. O siya nga itong iniwan. Lalalalala. Siyempre, tagal. Kanina pa ako tumatawag sa'yo, Papa Jack. Eh. 3 years. Okay, ganito na. Ano? Bakit kaya niya iniwan ka? Eh, kasi raw, ano, family. Family matters. Di pa raw ako graduate. Anong kinalaman ng family sa pag di mo po graduate? Eh kasi, ano, parang naghahanap sila ng mas better na lalaki, gano'n. Hindi ba talaga yung mas na better pa? Matindi. Alright. Yung family niya ayaw sa'yo. Oo. Oh, okay. Yung una naman, okay naman. Nakapunta na ako sa past 3 years namin. Nakapunta na ako sa province nila. Dito lang, ano, lately niya, parang nagka-problema. Pa di ka pa nag... Bakit di pa graduate yan? So, wala akong trabaho, gano'n. Sabi ko naman, siyempre, ano, hintayin niya na akong graduate, makapag-work din ako. Okay. Ano ang tanong mo sa akin? Kasi malinaw sa akin, dapat mong gawin. Gano'n raw. May jowa na yung tao. Ngayon na kayo, Brad. Pero, there's no point na ano. Nag-break na sila nung ano. Nung nag-usap kami, then parang tinabangan na ulit siya dun sa Navy. Asan ba siya ngayon? Anong lugar siya? Sa Pasay. Ano, sa Pasay? Oo. Kailan kayo nagkita? Ito, actually, parang gusto niyang ayusin yung ano na yung kami ulit. Nakikita-kita kami pag-off niya, pupunta niya na ako sa bahay. Kailan nagkita? Ito lang ano, Linggo. So walang sana itanong kung ano. Nag-break sila ng Navy? Oo, nag-break. Okay. Hindi na yun. Yun, di niya daw kinong-contact. Like, gusto ko lang ano, malaman kung paano malaman pag kung yung trust ko ba eh, ganun pa rin, babalik sa dati. Baka tatanungin mo, ba't di sarili mo? Ako ba'ng jujuwa? Hindi naman ako. Eh, paano ko malalaman, Papa Jack? Ano, may mga sign ba dapat yun? Wala, Brad. Yun ang ganda, ano? Paul? Ay, Papa Jack. Anong sabi mo? Sir? Paul. Yes, Papa Jack. You lost your girlfriend once. Alright? Okay. You lost her once already. And I bet the only reason kung bakit ka nakipag-communicate sa kanya is that you regret na nawala siya sa'yo. Tama? Opo. Okay. Maliwanag yan, eh? Maliwanag. Okay. Alright? So, wag tayong magpanggap dito na kunyari, nagbalikan kayo, kung magbabalikan man kayo, at advantage niya ito. Na parang hindi mo gusto mangyari ito. Na para ikaw pa nanghingi ng kondisyon. O para ikaw pa yung merong kailangan ma-meet na, ano, na condition from her. Look, if you really believe na kaya naghiwalay because of your own misconducts, Brad, baguhin mo na lang. Okay. Di ba? Apo. Alam ko, maliwanag, John. Maliwanag sa paningin mo na naloko ka niya. Tama, mali? Tama. Alright. Pero mas masakit, yung tuloyan siya mawala o tanggapin mo siya kahit na may nagawa siya ganun. Siyempre, yung tatanggap eh. Alright. You know, the only way na pwede kanyang mapagbayaran sa kasalanan ginawa niya, if you even believe na kasalanan niya, Brad, is to spend time again with each other. That is the only way na mapagbayaran niya yung kasalanan niya. Kung may kasalanan siya sa'yo. Actually, meron siyang kasalanan. Ano yun? Nalaman ko rin, sinabi niya rin sa akin na dinailan niya yung family niya para lang makipag-break kasi may nagugustuhan siyang iba. Okay. Kasi ngayon, hindi importante kung ano nagawa niyang pagkakamali sa akin. Hindi importante yan. Ang importante ngayon, nagbabalik siya at yun ang gusto mong mangyari. Tama? Patama. So yun ang pagtutuunan ko ng pansin. Wala akong pakialam. Tsaka nakitaawa yung pagtayo na ulit. But for now, ang iintindihin ko ay nagbabalik ka. And that's what I want to happen.
that you are going to be back in my life. Right? Yeah. Yun nga, kaya... Alam ko, brad, ano? Alam ko na napakan yung pride mo. Lahat naman lalaki pag naloko tayo. Diba? Madudurog tayo. Lalaki tayo eh. Our pride is bigger than that. Diba? Our pride is bigger than the universe. But it's very, very fragile. So, nasaling niya yung pride mo. Masama sa loob mo yan. Tama? Tama. Pero nung time na umiiyak ka dahil iniwan ka niya kahit napakan yung pride mo, you wish for one thing. What did you wish for? Bumalik sa buhay mo. Right? Yes. Ngayon nagbabalik siya, marami kang arte. Sira ulo ka pala eh. Siyempre, bakit ba ulit-ulit, di ba? Huwag mong balikan. Di ba, if that's your fear, huwag balikan. Brad, nagjawa ka ng babaeng hindi perfect. Para mga babae. Pag ginawa tayo mga lalaki, we are never gonna be perfect. Di ba? We're gonna be a jerk around them. We're gonna be stupid around them. Di ba? That's the reality. May mga lalaking ano, manloloko. May mga babae magkakamali rin naman. That's the bottom line. But it doesn't mean, di ba, na if you've done something bad, you're a bad person. She's done something bad. Niloko ka niya. Tama? Tama. Is she a bad partner to you? Sa loob ng 3 taon? Was she? Hindi naman. That's the point. Maybe along the, di ba, along the way, habang doon siya sa pili ng iba for a month, na-realize niya na it's you. Eh, ba't kailangan niyang gawin yun, Papa Jack? Ha? Ba't kailangan niyang gawin yun? Bakit perfect ka? Hindi. That's the point. Nagkakamali rin yung babae. Dahil mababae, bro, we expect them to be perfect. Tsaka, ang totoo niyan, ako ba makakasagot niyan? Bakit siya nagkamali? Bakit? Pinsan ko ba siya? Hindi. Ali, ba't nandang sa akin? Wala lang. Eh, parang kung ano lang pwedeng humaan. Nagkamali siya, bro. And I'm sure alam niya yung magnitude ng pain na binigay niya sa'yo. But let's talk about what you want. Nagkamali siya. But do you want her to be back in your life? May second chance naman yung Papa Jack. Sagutin mo yung tanong. Kumukong artihan, Brad. Kasi totoo niyan, Jong, you don't need this kung hindi mo siya mahal. Mahal ko siya, Papa Jack. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Do you want her to be forever gone? Or do you want her to be back in your life? Siyempre, I want to be back again. Ano daw? English yung... Huwag mo kang sabayan kung alanganin ka, baka magkamal tayo parehas. Wala. Do you want her to be back in your life? Or do you want her forever gone? Gusto kasi bumalik, siyempre. Yun, Tagalog na lang. Yan. Gusto kasi bumalik, siyempre. O, nagbabalik, Brad. Di ba? Tanda mo, lahat ng pwede mangyari ngayon, it's within her approval. Huwag mo siyang arte yan, baka mamaya hindi bumalik yan. Actually, siya nga gawagawin ng effort eh. That's the point. Huwag mong arte yan, Brad. Ang gusto niya, magbalik yan kayo. Gusto mo rin naman. Ano na arte mo dyan? Yung tiwala ka, Papa Jack. Ha? Yung tiwala. Chong, yung tiwala, the only way na kaya niyang anihin yung tiwala mo ulit ay pag nagkaroon kayo ng chance to spend time together. It will never happen nang magkalayo kayo. So the time that you give this girl the chance, di ba, mag-i-start na yung pagbawi niya ng tiwalang nawala. Yung pala. Oh, actually, parang ganun. Hindi ako sure, ha? Yun lang naman gusto ko, yung tiwala. Oo, oh, alam na alam ko siya. Gusto ko yung... Eh, Brad, kasi naman. Eh, di ba? Huwag kang magagalit sa akin, ha? Okay. Alright? Okay? Okay, sir. Ano daw niyan, Jong? I cannot blame the girl. You were not an ideal, future partner. You went to college for 5 years? Ako yung mabae, Brad. The future is real. Totoo, di ba? The future is real. Di ba? Ikaw ang pangasawa niya. Are you a dependable guy? Responsable ka ba? No, you're not. Because if you were responsible, hindi ka abot 5 taon sa pagkukomsay, sa puking kaya kita ngayon. Di ba? Ano sa palagay mo? Babae gusto nila ng ganyang jowa? Siyempre hindi. Bale. Di ba? If marriage, mga kaibigan, and listen up, if marriage, di ba, is not the end result
of being with someone, then why be with someone? Kung para sa kanya, ikaw papakasal niya balang araw, ikaw ba ay kakasal-kasal para sa kanya? Sa ngayon, hindi. That's the point. You better, di ba? You better prove to her na karapat-dapat ka na maging partner niya for a lifetime. That you are gonna take good care of her. Kaya sana gumabit ako this year para mapatunayan ko na sa akin. Huwag ka magsana-sana, uy. Mag-aaral ka mabuti at graduate ka. Walang magagawa yung sana-sana mo. Mag-graduate ako, Papa. Diba? Parang yung pinsang, parang kitang pinsan, yung pinsang ganyan. May haawaan Diyos, makakapasa ako sa exam. Bakit si Lord ang mag-exam? Mag-review ka para makapasa ka. Huwag ka mag-pray. Diba? Walang, walang gagawin sa... Si Lord ang mag-exam? Diba? Tama. May awa ang Diyos, mga kabahit ng utang. Bakit si Lord na ng utang? Magtrabaho ka, bayar mo utang. Huwag ka mag-pray. Walang gagawin ng prayer sa'yo. Wala kang action gagawin. Huwag ka mga araw, napapasa ka, Brad. Ipasa mo. Oh naman. Tataasan ko pa. See? Pasensya ka na, wala akong tiwala sa'yo. Ay, grabe naman. Oh, prove it to me. Prove it to me. Because so far, your track record can speak on your behalf. 5 years, Comsai. Brad, hindi naman engineering yan, Chong. Hindi naman. Diba? Hindi naman. Mahirap ang Comsai, mga kaibigan. I'm not saying madali yan. Diba? Mm-hmm. Pero kung nakakalimang taong ka na, at pag-graduate ka pa lang, ibig sabihin, along the line, you were irresponsible. Tama, mali? Tama. Exactly the point. Pwede mo magbago. That's the point. At, kung if you're telling me na pwede magbago, siya rin naman pwede magbago. Kung nagkamali siya, pwede rin siya magbago. Tama? Tama. If she's been irresponsible sa emotions mo at niloko ka niya, pwede siya magbago. Tama, mali? Tama. And you can do the same, right? Okay. If she can forgive you, di ba, for being a less ideal guy para sa kanya, then you should forgive her. You know why? Bakit, Papa Jack? Because you love each other. Ayun. Yun naman, may nararamdaman yun. Ito parang adik kausap to, no? Yun. Lang tutuwa na kasi ako kasi nakatawag ako first time. Ano ba yun? Ako hindi natutuwa eh. Okay, grabe naman si Papa, hindi natutuwa. May tuwan-tuwa ako sa'yo. Ayun. Buti naman, Papa. Asan si girlfriend ngayon? Asa, ano siya? Nasa work. Ano work niya? Ano, sales assistant. Hmm. Kung naka, kung marinig niya ba, ano mensahe mo sa kanya? Mensahe ko sa kanya sana maging maayos na kami ulit. Kaya okay, sabi mo, anong pangalan niya, first name? Mary. Ah, dali. Gusto kong ano. Mary? Mary? Okay. Ano ang promise mo sa kanya? Promise? Siyempre, gagraduate ako. Para may ipagmalaki ako ng family niya. Then, sana maging okay kami kagaya nung una ko siyang niligawan. Sana, yung tiwala. Yung tiwala, siyempre, kagaya nung dati. Dab na love kita. Alam ko nakikinig ka dyan. Ito nakatawag na kay Papa. Kailan, Papa Jack? Alam pa ako mo sa kanya? Yan yung relasyon? Siyempre, mas itibahin namin ang relasyon na patatawarin ng isa't isa kung yung pagkakamali ng isang guy para sa akin. At para sa magiging family na. Kailan lang, Papa Jack. Ano yun? Ganda nung kanta. Para sa'yo yan eh. Ha? Saan ba yun? Alam mo title ng kanta? Ano, Papa Jack? Crazy! Ano ka ba ikaw yan? Kaya rin ako tumawag dito, Papa Jack, eh. Para sa Star City mo. Ano na? Para sa Star City mo. Ah, talaga? Sayang, bibigyan sa anak kita. Ayun, oh. Sayang. Kahit dalawa lang, pandit na. Brad! Mayroon akong rules. And it's never been broken.
Pag nauna ka mangingi, hindi ka magkakaroon. Ay. Hindi ka sana nagsabi. Sana yun ang tema ko mag-offer sa'yo. Sayang. I'm supposed to give you, honestly. Para mag-bonding kayo. Total, di ba reconciliation, reunited, kayo ulit. Eh, nanghingi ka. Sira ulo ka kasi. Ay, sayang. Sayang. Mag-ibon ka ngayon. Ouch. Wala po naman rin ka ba? Tsaka na pag nakapag, ano ka na. Alam niyo, ipapaliwanag ko lang, ayoko mag-trip, ha? But honestly, ayoko kasi tumatawag kayo dito at na-drama kayo para sa Star City Ticket. Hindi naman, Papa John. Ay, kakasabi mo lang, kaya ka tumawag kasi. Wala na, wala na, boo. Wala na, sorry. May extra pa lang ko dito ang ticket. Ilan, brad? 15 yan, brad. Ay, kanda kami na. Sayang, wala, boo, wala, boo. Wawa. Okay lang. Lalakad, magluluneta na lang kami. Importante na magkasama kayo. Oo naman. Diba? Sige, salamat sa pagtawag. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Binaba ko na, yay, wala siyang ticket. Wala kawawang bata, walang ticket. Magandang gabi po sa mga nakaantabay sa atin. Hello po. Ang tanong kung bisitang mayayaman dito ngayon, ano? Mga naka-Louis Vuitton, no? Pako, ikaw na. May naka, ano po yan? Sekosana. Prada? Balencia, was a shot. May naka-Balenciaga sa boot. Itura natin yan, bro. Naku. Hello po sa mga bisitang mayayaman, ha? Mga galing Japan. Japan ba? Japan, Japan! Di ba? Ang kaagapan sa kahirapan. Hello. Maraming salamat sa inyong pagdala, mga kaibigan. May isang buong pamilya. At binabantay yung mga taga PL Mar. Hello po sa inyo. May interview kayo mga studyante rito. At may mga taga Dubai din, mga kaibigan. Si Kuya Nakabang. Si Kona. Hello po. Pabating nga muna ka, mga kaibigan. Ang daming mga mayayamanin sa booth ngayon. Mga condonation mamaya. Ano to? Batiin ko lang ito, maligayang pakikay. Lieutenant Commander Marcelo ng Philippine Navy. Ayan. From Attorney Caloy. Attorney Caloy, I miss you. I love you. Kamusta ka na? Magkita tayong dalawa at mag-inom tayong lambanog. Diyos. Romainom. Uy, ulitin ko lang. Maraming salamat kay Miss Regina. Hindi ko pa nakita kung kanino galing yung mga ano. Pero thank you very much for the gift or the another goodies that you sent from Hong Kong. Salamat kay Nicole Yal. Nagbit-bit ng mga goodies. Pinagbit-bit ako ni Nicole Yal from Hong Kong. Maraming salamat. Sana makasama ko kayo dyan. Makapunta ko ng Hong Kong. Hello po sa Kwachin family of Riga City. Kamsur, thank you very much for listening. Sabi ni Ms. Leslie Hornbeck, oh, naka-LV ka din naman, ha? Siyempre, nakabila ko second hand. Ganun mo yun. Yung pag mamahali, pag bumili ka niyan, pak, tatlong buwan kayo walang kakainin. May kwento ako dyan, nagpunta ako sa ano. Ayoko na yung kwento. Hindi ko alam, nagkataon lang to. Totoo to, real life experience to. I went to bilihan ng mamahaling bag sa Makati. I just wanted to scout, baka sa alam. Siyempre, di ba, masang-masa naman ako, mga kaibigan. Well, bumili lang ako na kung baka makaluwag-luwag, baka yan. Tapos pupunta ako doon, pagpasok ko, binati ako nung ano yung mga sales ano, associates nila, sabi sa akin, "Hi sir, are you looking for ano, a bag?" Sabi ko, "No, I'm just looking around." Iniwan na ako. Hindi na ako kinausap. Sabi, pumasok. Pinay, may kasamang Amerikano. Yung mga nakaluwag-luwag sa ating. Tapos tinanong yung Amerikano, "Hi sir, are you looking for a bag for ma'am?" Sabi nung Amerika, "Yeah, we're going to purchase one today." Binigyan ng iced tea? Ako hindi. Kung yung buhay to. So, siyempre, hindi ako mayag, hindi pa kagante. Bumili akong iced tea sa labas. Pinasok ko sa kanila. Para may iced tea ako. Aba, alagay kayo lang. Ay, naka. Ay, naka. Bakit yung iba pinapainom champagne? Totoo yan. May mga ganong ano, bilian ng mga kung ano. Mamamaling nga, but
Na-offer kanila ng champagne daw, sabi ni Miss Leslie Hornbeck, actually. Miss Joy Lala, thank you sa bangus. Bangus ba binigay? Bangus. Thank you po. Yan, pinalangoy ko na ulit. Milkfish. Diba? Salamat sa, ano ba yung daing ba yan? Nakita eh. Ano? Bangus talaga. Talaga? Fresh? Eh, dalawang araw na na yun. Naiwan mo sa booth, malamang hindi na fresh. Thank you, ayan. Nabati-bati nga. O, hello sa mga bisita ko dito, ha. Nabagal magsulat, oh. Naantay ko lang para makabati. Hello kay, sige na, dali mo na. Kay Neri, nakahanda ba sa Australia? I love you so much, babe, from JP. Jowa mo, sir? Hello kay Neri, ha. Yung jowa mo nandito sa booth. Oh, DI ka ba, sir? DI? DI? Dance instructor. Hindi, mukha kang DI. Ito pa. I would like to say hi to my friends out there, to Andrew Custodio, Joanne Bacara, ano to? Griff and Joff. Thank you very much for tuning in. Hi to Gisette, Leslie Samonte, Judith Samonte, and Ramon Samonte, Ray Kapitle. Tama to? Kapitle. Ang baby ko, Ulandi. At ang buong Kapitle family. Thank you very much. Binabati kayo naka Louis Vuitton at naka Balenciaga dito. Ay, yaman. Yung bagos eh, kusana lang. Pero matibay yan. Anong mga bags? Anong mga bags dyan? Prada? Ano isa? Ano isa? Yung isa? Pak! Travel zone! Uy, yan ang bag ko. Pang-araw-araw ko, Travis. Bakit? Basta importante. May ano. Wala mo mabili eh. Uy, nagkaroon na. Don Jasper, Gian Payumo, ayan, Verna Austria, ang Lumots, tropa sa Rusty Lopez. Ano yan? Ano yan? Ano yung tropa sa Rusty Lopez? Bakit Rusty Lopez? Ah, talaga? Rusty Lopez, mga kaibigan, is my townmate. Yung brand na Rusty Lopez, schoolmate ko yan. His real name is Rusticio Lopez. Taga sa amin yan, Alcala Pangasinan. Oh. Makikita mo yan sa amin dati. Nandun pa ako, makikita mo palakad-lakad sa amin. Yeah, I'm not kidding. Mr. Rusty Lopez is my townmate. Schoolmate ko yan, Rusticio Lopez. Oh. Oh, sabi niya, older than me. Opo, oh, naman, bumukha ba kabatch ko po? Yung tagal na po ng brand eh. Ay, naku. Ang tanda ako naman. Zappa, lookin mo na. Yung mga bisita po sa booth, ha? Yung mga mayayaman, lookin mo na iced tea. Hello to Jed, Gerald, pabati kay Joffrey Canyas na patulog na nakikinig kay Papa Jack. Sige, kayo galing to? Ang pangit ng sulat mo, Brad. Parang tanga, oh. Diyos ko, ang sulat yan. Parang kinahig ng baboy damang bading. Ah, mukhang pagod ka dyan. Ang tao maganda sulat, pagod o hindi. Maganda sulat. Mangatirang ka pa. Pagod lang daw. Hi kay Erica Velasco and the rest ng Velasco family ng Imus Cavite. Maligayang pakikinig po. Thank you very much. Ayan ha. Pakibati nga po lang special girl ko na si Stephanie Hubayan Duzon from Lee Andre Makaya. Puro love life to mga to. Diyos ko po. Mag-aaral kayo. Greetings from, ano to? Kaitel? Sandy o Kel? Kel ba to? Kel Sandy. Yan. Kate, Danica, ang car sa family. Maligayang pakikinig po. Thank you very much. Greetings from Emily C. Bentilio. Babati sa buong Bentilio family. Maligayang pakikinig. Thank you very much. Ah, mga kaibigan, last night, meron po nag-surrender sa amin ng cellphone dito. Naiwan po sa isang taxi. Grab actually, grab car. So, bigay po kayo lang po ako sa nag-surrender dito. Ang ito po ay Microsoft phone. Black po ito. Naiwan ito ng between the hours of 4 to 4:30. Sumakay sa Green Hills Mobile na NAIA. Yung may-ari, mga kaibigan. Microsoft Lumia 650. Yan po yung phone. Alright. Ang nagbalik dito si, ano, si Joram Tamayo Andeza. Kung meron po yung kilala na may-ari ng phone, eh, nandito po yung phone sa amin. Hindi namin matawagan yung mga contacts kasi German. So, inihatid sa NAIA.
Baka nag-abroad na, no? Baka may punta na ng Germany. Nakita ko yung ano, yung mga ilan. Kinalagal ko po kasi mga kaibigan para makita yung baka may pwedeng tawagan. Hindi ko nakita, hindi ko na intindihan. Nakalagay spoken Deutsch. Pag ganun, German. Spoken Deutsch, Ines! Play muna ako ng kantata kasi kasayin ko yung mga bisita ko dito. Binabati ko yung mga estudyante po na yung PLMAR. Salamat sa pagdala. May interview ko sa kanila. Lang ha. May re-replyan lang po ako. Alright, this one's coming from Boyce Avenue. Good evening po sa mga nakantabay sa mga dalagang umiiyak ngayon dahil hindi siya gifted sa maputing kilikili. Congrats! Diba? Gusto mag-unique, diba? Hoy! Kayong mga ano dyan ha, kung may bala kayong tanungin kung bakit. Nabawa, may nakita kayong babae, maganda, may itim kilikili. Diba? Maging polite kasi sa pagtatanong kung bakit may itim yan. May mga paraan ng pagtatanong, diba? Miss, anong gawin mo sa kilikili mo? Kiwi. Di ba ganun ha? Parang medyo ano, di ba? Parang pulay yung dati yan. Di ba? Ay, naka. Maligayang pakikinig po. Sabi dito ni Hesi, baboy damong bading. Sino to? Sino to? Hello po sa mga nakikinig mo ngayon sa kanilang bahay-bahay, mga mag-asawa, lalo yung mga may bahay na nag-aantay ng mister nila na uuwi galing work, hindi pa umuuwi, tapos naghahasa ng itak. Halaka sir, umuwi ka na. Ay nako ka. Happy listening to Mrs. Myla Miranda of La Union from Loving Husband Roger. Hello kay Papa Roger. Maligayang pakikinig po. La Union. Sino nag-La Union dito? Ah, talaga? Hello po. Mga taga-La Union. Ilocano, di ba? Bakit maputi ka? Alam ko ang kulay ng mga taga-La Union, mga kaibigan. Pumuti ka man, iba yung puti. Di ba? Because of malapit sa dagat, di ba? Ako, laking dyan ako eh. Ilocano. Lawag, yan eh. I love driving sa north. From Manila to ano to La Union, to La Union to Ilocos, Ilocos to Lawag, and ang nag-i-stay ako sa Balay de Blas. Kay Sir Sammy, I know the owner. Yan, the Balay de Blas. And then you drive down to ano to Pagudpod. Pagkakadugtong yan eh. Pag punta ka ng Lawag, kumain ka anong specialty nila diyan? Yung puke-puke. Masarap yan. Italong na may itlog na parang ginulat lang yung talong, gano'n naluto na siya. Wag! Masarap yan ha. Hello sa mga taga-Lawag. Hello po sa Love Radio Lawag. Maligayang pakikinig po na yung bag na Arabica na kayo amin dito. Unay-unay. The number to call is 8468051 8326171 or 1-800-105-683. Kanina, mga kaibigan, may nagano sa akin, merong buo punchline, sabi sa akin, Papa Jack, peanut ka ba? Sabi dito, peanut ka ba? Ano ka, bakit? Pinatid ko mong puso. Sabi ko, mong kukurin naman. Walang pag-inap naman. Tapos, bumanat ulit. Sabi, Papa Jack, aso ka ba? Sabi ko, hindi! Para matapos yung banat. Aso ka ba? Sabi niya sa mga crush, aso ka ba? Bakit? Tanggi mo yung puso ko. Sabi niya, dog. Bad trip. Ang walang kaparalakang joke. Ang oras na ba? 10:41, mga kaibigan. Hello po sa mga taga Lions Club. Hindi ibang members niyo po. Pagbukas nila ka-attend sa meeting, puyat po kasi ngayon.
Caller number 2 for the evening. Hello? Hello po. Hi, good evening. Puro lalaki callers natin ha. Parang daming nanloko sa atin tonight ha. Hello po. Hi, good evening. Hello, Papa Jack. Sino po sila? Jomar po. Jomar, ilan taon na, Paps? 21 po. Taga saan? Taga Santa Cruz, Manila. Santa Cruz, Manila. Anong ginagawa sa buhay? Sa trabaho po. Anong trabaho? Salesman po. Ano na? Salesman. Salesman? Opo. Anong binibenta? Mga sapatos po. Sapatos? Yes. Anong kasi mga sapatos? Balat po. Marikina made. Ah, talaga? Yes po. Oh, yeah. Ang ating presidente, Tatay Digong, di ba? Yung suit niya ay Marikina made na yung brown. Di ko pa sure. Di ba bigay sa kanya nung ano, yung matandang sapatero sa Marikina? Opo. Yung brown, yung leather. Yung boots? Opo. Anyways, anong mapaglilingkod ko sa'yo, Brad? Gusto ko lang po mag-sorry dun sa friend ko po. Yung bakit na nagawa kang kasalanan? Meron po. Bakit? Ano yun? Yung ano po kasi, magkasama po kami. Una po. Sinong friend ito? Babae, lalaki? Babae po. Babae. Alright. Paano mo naging friends? At sa work? Ano po kayo? Churchmate po. Ah, churchmate. May yes. Nagawa kang kasalanan sa kanya na pasama mo yung loob niya? Opo. Okay. Magkwenta na po ako. Anong kasalanan na nagawa mo sa kanya? Ano po eh, yung parang umasa po siya. Pogi ah. Pogi problem. Umasa na ano? Yung kala niya po kasi na yung ginagawa kong pag-effort sa kanya is binibigyan niya po ng kahulugan. Brad, sorry ah. Ayoko maniwala sa'yo na wala lang sa'yo. Yung mga ginawa mo na nag-effort ka. Honestly ah, ang mga lalaki tamad. Alright? Apo. We are only going to come up with an effort for someone if that person is special. So kung may naramdaman siya na special treatment from you, huwag mong sabihin sa akin na napagkamalan lang niya. Kasi Brad, kalokohan yan. Apo, inamin ko naman po. Kapala eh. Kaya na pag-usapan natin. Yun nga po na, aminin ko naman po na crush ko rin po siya. Parang tanga pinakilig yung sarili. Ano po kasi Papa Jack? Nung itong bakasun po, nung March, yes, doon po siya nakatira sa church. Ako naman po is nangupahan lang po sa church namin. So, yung babae po is, ang tawag rito, full-timer po. Tapos, siyempre po magkasama kami sa bahay. Bali, pito kami magkakasama. Siya lang po yung babae. Siyempre po, ako po may trabaho. So, minsan po yung mga full-timers, walang pera, walang ganyan. So, minsan ako po yung sumasagot. So, yun, madalas kami magkasama sa bahay. Tapos minsan, malabas kami, libre dito, libre doon, kain dito, kain doon. Kain dalawa lang? Apo, alright. Minsan. Okay. Kasi nga po na na-feel ko rin po yung nagkaroon ng crush sa kanya. Ayun, did you in any way, Brad? Kahit, diba, kahit sa anong pagkakataon, nabanggit sa kanya na may gusto ka sa kanya? Wala po, Papa Jack, kasi hindi pa po ako ready. Ayup, muntot na lang, ayup ka na. Apo, Papa Jack. Hindi ka ready saan? Love life. Ah, talaga? Opo. Ako rin, Brad, eh. Marami pa kasing iniisip. Ah, okay. Ah, sige. Tapos? Yun nga po, abang tumatagal. Sabi,
Nung umpisa sabi niya wala naman daw po eh. Mm. Hindi naman daw po ko gusto. Mm. Tapos nung napag-usap po kami, mm, sabi niya bakit ganun? Mm. Bakit daw naging crush niya ako? Mm. Ano lagi ka po, brad, ha? Oh, tapos? Sabi niya, Papa Jack, cute daw ako. Alam ko, wag kang matuwa. Alam mo ba meaning ng cute? Opo. Ugly but interesting lang ako. Hindi siya natawa, oh. Loko to. Hello, Papa Jack. Hmm. Tapos nung... nung... time na magkasama kami. Lagi kami tinutukso ng mga ka-churchmate namin na kung parang daw, parang kami nga po na ano, parang mag-shota. Kasi... alright, ganyan na, wait, stop, apo. Stop. Jomar? Yes po. Okay, iwanagin natin doon. Tumawag ka sa akin to apologize to her. Apo. Para mag-sorry sa kanya na napagkamalan niya na may gusto ka sa kanya pero hindi ba totoo yon? Totoo po. Why call me para mag-sorry kung totoo naman yon? Kasi kung nag-sorry ka, wait lang. Kung nag-sorry ka para mag-sorry sa kanya kasi napagkamalan niya may gusto ka sa kanya, hindi ba totoo naman yon? Bakit ka na mag-sorry? So, wala na po siya rito sa church namin, hindi na siya pumupunta. Okay, so anong point ng pagtawag mo? Kasi alam ko po na nakikinig siya ngayon. Na, ano nga ang point ng pagtawag mo? Para kasi parang ganito, ano? Alright. Para tumawag ka dito. Apo. Kaya kanina, umpisa pa lang, sinaway na kita. Sabi ko sa'yo, hindi ko naniniwala na pag nag-effort ng lalaki sa isang babae, ay wala lang yan. Kasi tayong mga lalaki, aminin natin, di ba, mag-effort lang tayo kung meron tayong motibo. Apo. Nung papala tayo. Kasi kung wala, walay. Eh, di ba? Apo. Ano yan? In general yan, ha? Alright? Apo. Tumawag ka sa akin para magsabi na sorry sa kanya. Apo. Kaya kita sinaway kasi napaka-arugante pakinggan. Nga. Di ba? Apo. Parang sorry ha, nagustuhan mo ako. Anong gusto mo marinig sa kanya? Sorry din, nagustuhan kita, ganun? Hindi po. Ano? Yung po kasi na hindi na siya pumupunta ng church. One time po, nag-usap kami nung mga time na nag-usap po kami, hindi na po siya pumupunta ng church. Saan siya katira? Sa Novaliches po. Okay. Hmm. Kasi ano po eh, matagal na rin po kasi siya sa church namin, mas nauna po siya sa akin. But ano talaga ang tinawag mo sa akin? Kasi hindi ko mag-gets. Yung magsasorry nga po ako. Nan? Sa ano, na... bakit mo kailangan magsorry kung totoo naman na gustuhan mo siya? Hindi ko po ako sa inamin sa kanya yun. Gusto ko rin siya. Oh, akala ko ba ano, naramdaman niya may gusto ka sa kanya? Ibig sabihin, hindi mo kailangan aminin, naramdaman niya eh. Opo, naramdaman niya po, pero hindi ko po sinabi. Ganun na para maging malino tayo. Apo. Ano ang point kung sakaling mag-sorry ka sa kanya? Anong papala natin dalawa? Ayun, gusto ko mag-sorry pa. Ano ang advantage sa iyo? Ano ang benefits mo? Para po bumalik na siya rito sa church kasi inaanap rin po siya, pastor namin. Mga friends niya po. Malayo, brother. Tumawag ka para mag-sorry sa kanya kasi nagustuhan ka niya dahil nagkamali siya, di ba, nang hinala according sa iyo na may gusto ka sa kanya. Pero nagustuhan mo talaga siya. Apo. Pero ang motibo mo pala talaga ay para bumalik siya dyan at tumira ulit sa church niyo, ganun? Opo, tapos... anong connection ng dalawa? Ano? Yung parang normal na lang po. Walang ang gulo. Friend po. Parang bulhok. Ang gulo. Oh, ang gulo. Yung bulhok. Yung buhok na bul. Bulhok. Hindi kita maintindihan. Tsaka bakit ikaw ang pabalik sa kanya sa church? Sa'yo ba yung church? Hindi po kasi sabi niya po na... tinanong ko siya kung bakit di na siya pumupunta ng church.
sabi niya po kasi ayaw niya raw po umakita. Ganon? Opo. Ibig sabihin, ikaw yung ano, ikaw yung dahilan kung bakit din siya magpunta ng church? Sabi niya rin po, meron pang ibang dahilan. Oh, love life niya, ang gulo, no? Pangit yung impluensya niya sa bawat isa. Mag-gets. Ganto na lang, magkaaminan tayo. Apa. Gusto mo ba siya? Nung... Brad, oo at hindi. Kasi kung hindi mo siya gusto, bakit tayo magkausap ngayon? Do you like her? Apa. Yan naman pala eh. Namiss ko rin po kasi siya. Gaano mo siya kagusto? Sa anong paraan mo siya gusto? Ano? Simpleng babae. Sa anong paraan mo siya gusto? Gusto bilang kaibigan? Gusto ligawan? Gusto ka-churchmate? Paano? Gusto. Amen. Gusto kay downline sa networking? Ano ba? Gusto ko rin po siya. As ano, girlfriend. You know. Ganoon pala, pala pasikot-sikot ka pa. Eh gusto mo pala siya, Brad. Bakit hindi siya tinawagan? Bakit ako ba maging tayo? Hindi na po kasi nagpaparamdam. May Facebook ka ba niya? Meron po, friends po kami. Bakit di mo siya i-chat? Parang naman di lalaki, Brad. You like her, di ba? Tayo mo. Teka nga muna, ano? Para ganda, ano? May motor! Daba! Ganda, ano, Brad, ano? Opo. Given na gusto ka niya, according to your story. Opo. Right? Tama? Opo. Tinanong kita, gusto mo siya. You said yes. Ibig sabihin, you like each other. Tama, given opo na yan. Opo. Ibigay mo naman sa kanya, Jomar, yung dignidad, di ba, naligawan ng isang taong gusto na niya. Kasi gusto mo naman siya. Kano mo, Marte, Brad? Alam mo pala yung Facebook, ba't di mo i-chat? Ano, antay mo siya magparamdam dyan? Hindi ba niya pwedeng maramdaman na siya yung ginugusto at hinahanap at hinahabol? Hindi mo ba kaya ibigay sa kanya yung pakiramdam na yun? Tumawag ka dito para ipangalandakan sa lahat na sorry po sa kanya kasi po gusto niya ako at nagkamali po siya pero hindi nang palata to. Ang pogi problems, Brad, kamukha kita, ganun. Yun, talaga yung kayabangan ko eh. Kaya mawawal lang ako ng karir sa ginagawa ulit. Ang tawag yun, brainwash. Maniniwala rin kayo. Ako po ang DJ na hindi gwapo, hindi pangit. Titigan nyo lang, maaawa din kayo. Please, ho, oh, please. Mawa na kayo. Ano ka ba, Brad? Ligawan mo, gusto mo pala eh. Diba? Alam mo, nakakapikon lang na gusto mo siyang bumalik sa church, tama? Para tumira dyan. Para convenient sa'yo na malapit siya. Kung talagang gusto mo siya, pupunta mo kahit nasaan yan. Kahit nasaan yan, Brad. Make no excuses. But if you like a girl, Chong, chase that girl, diba, to the ends of the world. Apo. Mayang mawala. Apo. Diba? Galugari mo ang buong mundo, diba, maparamdam lang sa kanya na mahal mo siya. Apo. Alam niya yung panliligaw natin mga laki, moment nila yan. Moment nila yan para maramdaman sila ang pinakamagandang babae sa paningin mo. Ibigay mo sa kanya yung pakiramdam na yan. Tsaka na kayo magpantay pag kayo na. Pero for now, siya yung bida. Ang kulit mo, ano? Natawag kayo mapadyak para sabihin sa lahat na sorry po kasi napagkamalan niya po na gusto ko siya. Eh, sira ulo ka pala. Eh, gusto mo naman eh. Hindi ka nanliligaw. Hindi ka nanliligaw pero pinasakay mo naman yung babae. Libre-libre mo. Siyempre na-fall, di ba? Oh, mga girls, iba madali mong fall yung mga yan. Ako ba? Di ba? Apa. Maraming babae nga tumatango. Oo, oh, tama. Madali kayo ma-fall. Katulad naman eh. Ba't nakantabay siya nung... Anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong pangalan niya? Mar po. Mar. Babae ba yan? Apo, babae po. Maricar? Marimar. Oh, Mar! Oh, ow! Oh! Kulot, kulot? Hindi po. Ha? Hindi kulot? Hindi po. Ano ba't Marimar?
Ewan ko sa family niya. Bakit Larimar? Ano number ng family niya? Kausapin ko lang. Tatanong ko lang kung bakit. Sige, nadali. Anong mensahe mo kay Marimar? Marimar? Hello, Marimar. Alam ko na naikinig ka ngayon. Kasi sabi natin na makinig ng Papa Jack. So, gusto ko ipaalam sa'yo. Sorry ako sa lahat na nagawa ko. Kamalian sa'yo. Inaamin ko na oh, nagustuhan din kita. Naulik din yung loob ko sa'yo. So, gusto ko mar na ibalik yung dati ko gano'n tayo kasaya nun. Nung friends pa lang tayo. Gusto ko nakikita rin kita sa church. Kasi masaya kasi nakikita kita. Lalo yung pagsayaw mo. Ano mga sayaw niya? 31, no? Hindi po. Ano ba yan? Luso? Ayun, nahulog din ako sa pagsayaw niya. Ang galing niya sumayaw. Ano mga sayaw niya, Brad? Mga gospel song again. Mga? Gospel. Ay, sorry, gospel song for the heart. Sorry, apo, sorry, apo. Sorry. Yan lang, Mar. I'm so sorry. So, sana bumalik ka na rito. Kahit malayo, walang dahilan. Bakit di ko gumawa niyan? Pala, wala palang dahilan. Hindi, walang dahilan para di mag-church. Kasi dito ka... Dito ka na-burn again eh. Dito, hindi team pamilya mo. Hindi sila mami, sila daddy. Brad! Pa. Bakit kasi na motivo mo, Brad? You want her na bumalik sa church. Hindi para mag-church dyan. Kasi ang totoo niya, pwede mag-church kahit saan eh. Apo. Diba, gusto mo bumalik sa church nyo kasi convenient sa'yo, malapit kasi sa'yo. Hanggang ganun, Brad. Madama yung, ano, yung paniniwala niya sa love life mo. Para sa laon. Sorry po. Diba? Apo. Ang tanga po. Mahal mo hindi? Mahal po. Pwede mo ligawan? Ang pwede kasabi dyan. Diba? Nakakaya sa mga babae, ginagawa mo ngayon. Pa-fall. Diba? You've led her on. Apo. Inaasa mo lang yung tao. Gusto mo pala. O diba hanggang nag-layas na lang, umalis, nanumipat ng tirahan. Apo. Tapos tatawag na yung papadyak para sabihin dito on air na gusto ka niya, eh gusto mo rin pala siya. Ay nga po, mali nga po ako. Maingi ng batya, ano ba yan? Ano yung mga maingi dyan? Ano lang po, plywood. A plywood? Plywood to nagbakal? May bakal po, nakasama. Sige, salamat sa pagtawag ha. Bye po, thank you po Papa Jack. Bye bye. Si Jomar, mga kaibigan. Ay naku, itawagin niyo ako isa pang caller. Over 83261 71 846-8051 1-800-10-105-683. Si Sir Benjamin Benamer, nakikinig ngayon. Laki yun. Distudyante mo, sir. Herodas, mga taga PLMAR, mga taga 3B Productions. Maligaya ang pakikinig po. Papa Jack! Sabi dito, may sakit ka, wala akong sakit, hindi ako magkakasakit. At kung sakali magkasakit ako, ubot si Pon, alam yun eh. 2-in-1 to si Ran. Doble kayod. Ah, hindi nga doble kayod eh. Triple kayod ako. Quadruple kayod. Before I went to work today, galing pa ako ng Paddy's Point gig, mga kaibigan. Tomorrow, before my show in the evening, lunchtime pa lang, nasa meeting na ako.
After niya, pupunta ko ng salon para check yung salon. After niya, pupunta sa butika. Ganun. Pero mga kaibigan, ako, I manage businesses kasi meron ako mga maliliit na negosyo, may kasosyo naman ako. Pero may mga tao sa atin na empleyado pero dalawang trabaho. Di ba? May mga galing Pinoy yan, di ba? May employment ka pero yung mga katrabaho mo sa employment mo, customer mo din. Bibenta ka ng bracelets, di ba? Doble kayod. Kasi pag nagbenta ka, nasa office place ka, workplace ka, okay lang yan. Kaya lang, para magkaroon ka ng mga ibibenta mo, papunta ka sa angkatan, sa day off mo, so doble kayod ka. Di kaya rubber shoe. Si Richard, yung dati kong ano, production assistant dito. Ganyan yan. O, nabenta ng rubber shoes. Kandami kong ano eh. Roshi Ran, lahat ng kulay meron ako. Nabentahan niya ako, nabentahan. Ako yung customer number one eh. Doble kayod. Ugaling Pinoy yan mga kaibigan. Kaya lang, doble rin yung pagkakataon na pwede kang magkasakit. So dapat, mag 2-in-1, 2-si-ren. Oh, para sa ubot si Porn, mag 2-in-1, 2-si-ren. Dextromatter Fan, HBR Penilefrin, HCI Paracetamol is the generic name of 2-si-ren. 40. If symptoms persist, consult your doctor. 2-in-1, 2-si-ren. May love po sa mga winners po ng 2-si-ren promo sa internet. Na-meet ko noong nakaraan. Salamat, salamat for dropping by the station. Thank you very much po. Yeah. Alright, tawagin nyo. Kadali, may caller tayo ulit sa kabilang line. Kausap ni Zap. Yung mga tumatawag po sa atin, meron sasagot sa inyo before ako. Ang pangalan po niya ay Zap, mga kaibigan. Gusto nyo malaman, may imagine po kung anong tsura ni Zap. Ganito po, simple lang. Napakaputing lalaki. Yung buhok niya wavy na blonde ang datingan. At napaka-macho, matangkad. Di ba? Ang description po ni Zap ay tall, dark, and never mind. Kasi baka sapukin ako ni Zap. So, ayan mga kaibigan. Ni Zap. Sisikat to. Magkakakarir to si Zap. Sisiraan ka taga-bigabi. Yan. Halalo ako ba siya nakalulibig to, no? Nagpunta ng CR. Alam niyo mga kaibigan, yung mga nakikinig po sa bahay ba? Ang dami pong mayaman sa boots na yan. Ang dami mayaman. Zap, hinga mo ng donation niyo mga yan. Magkano bang 1.5 per head pwede na? 1.8? 1.2? May caller na tayo? Si Jenny. Hello, Jenny. Hello. Ay, parang galit si Jenny. Hindi po. Ay, first time ko lang tumawag dito. Pag first time, maging malambing ka para ma-enjoy natin. Maka ba? Ay, okay. Sorry naman. Actually, Papa Jack, I'm driving right now. You drive? Oh my... So, you have a car? I'm driving. Hindi naman. Nagda-drive kasi ako. Ang motor? Hindi, sasakyan. Okay. Nung minanggit mo yung number mo, tinry ko lang i-dial. Sakto naman, na-dial. Alright. I mean, nag-ring. Alright, Jenny, can you do me a favor right now? Mm-hmm. Can you pull over? Yes, nakastop na ako right now. Alright, and can you please turn off your car radio? Yes, wala. Can you not put me on speakerphone or earphones? Yes, nakahawak ako sa handset ko. Oh, ano pang hawak mo, te? Grabe naman si Papa Jack. I mean, where are you driving to right now? Pa-uwi. Where to? Dito sa Santa Mesa. Santa Mesa, right? Yes. Driving from where? Galing ako Iquitos eh. Okay. What is the job? Call center agent. Call center agent. So, are you a supervisor or your entry level? Entry level lang. Rank and file. Mm-hmm. You do not belong to the mid-management, right? Mm-hmm. Okay. So you belong to the below job. Below job talaga. Below! Ano ka ba pagbago? Pagbagong pasok ka, siyempre sa ilalim ka pa lang, ganyan umakit mo yung corporate ladder, ang tawag yun ay below job. Ang baboy ng utak okay, nyo. Pagkasabi, may syllable. B... Who, Jenny? B. Low. Sorry. Low. Job. Below. Yeah. Job. Diba, si bakla ako. Diba, napatawa ako eh. Low. Ganun talaga yung feeling, nakakakaba pagkausap ka na. Are you married? Single. Mm-hmm. Alright. Are you having a problem with someone you're committed with? Actually, Papa Jack, kaya ako tumawag kasi hindi na to problem eh. Nasa stage na ako na nagre-recover na ako. Congratulations!
You're gonna get there very, very soon. Sana what happened to you? Okay, kasi ganito, Papa Jack. 5 years kami nung naging ex ko. Right now, hiwalay kami last late May. And then I found out na buntis ako nung mid-June. Okay, ilang buwan kang buntis nung June? 6 weeks, Papa Jack. Okay. So may naghiwalay kayo June, pregnant ka pa? No, naghiwalay kami May 23, oo, pregnant pala ako. Okay. Hindi ko alam. Okay. So ang nangyari, so ngayon 5 months pregnant na ako, Papa Jack. So pregnant ka? Bakit ka nabuntis? Anong ginawa niyo? Hindi ko alam, Papa Jack, magtitigan lang kami nun. Ay, talaga? Ayaw ka naman magtitigan. Baka pregnant ako. Kaya nga eh. Ano ba? Tapos? First time. Hmm. Tapos, ayun nga yung wala kaming communication. I mean, hinabol ko, Papa Jack. Wala eh, ayaw to. Okay, I have a question for you. Bakit kaya naghiwalay nung May 22? Okay. Kasi ganito, Papa Jack. Hmm. Yung ex ko na yun, biudo. Okay. Tapos may mga anak siya. Mm-hmm. Yung mga, ako single. Ilang taon na siya? Bata ako, Papa Jack. Ilang taon na siya? 38. 38. And you were 25, right? Yes. Okay. Biyudo siya. Mm-hmm. Okay. Ilan ang anak niya? Apat, Papa Jack. Apat. All right. Sige. Mm-hmm. So, nung time na yun, Papa Jack, 19 years old ako, tanga-tangahan pa ako, bulag pa sa pag-ibig, first boyfriend. Okay. So, pinatulan ka naman. Ah, well, actually, it's unfair na yan ang maging tingin mo ngayon. Oo. Diba? Kasi, I mean, For all we know, ate, naging masaya ka. Mm-hmm. When you were 19, 5 years ago, he was like 32, 33. Mm-hmm. Niligawan ka niya, and everything was okay, everything was fine, tama? Mm-hmm. Okay? Tama. At nandito papapakatanga, you fell in love with him. Mm-hmm. It happened so naturally. Tama, mali? Well, hindi. Tama naman, Papa Jack. Hindi naman ako bitter ngayon. Wag mong balikan yung kwento, ate, na parang biktima ka nung 19 ka, kung naging masaya ka naman. It does not hindi, sound so good. Hindi naman ganun. You just said it. Okay naman. Alright. Kahit pa paano, I mean, masaya ako nun. I know naman kasi that time naman ako talaga yung patay na patay sa kanya. Alright. Ako naman yung talagang habol ng habol. And then, ayun nga, Papa Jack, nagsama kami. 3 years din kami magkasama sa bahay. Mm-hmm. Tapos, and then, ito lang May, kahiwalay nga kami. Marami na kaming breakup, pero nagkakabalikan kami. Pero this time, ito yung pinaka-worst na nangyari. And then, wala na talaga kami communication kung kailan may baby pa kami. Alam niya buntis ka? Sinabi ko, Papa Jack. Nung araw mismo nang nalaman kong buntis ako, hindi ako makapaniwala, Papa Jack, kasi 5 years eh. So, hindi ako makapaniwala na mabubuntis ako dahil may problem din ako sa ovary. Okay. So, nung sinabi ko sa kanya, pumunta ako sa office niya. Kasi hindi siya mahanap, wala siya sa kanila. So, pumunta ako sa office niya. Binigay ko yung ultrasound ko. Ayaw niya, Papa Jack, hindi siya naniniwala. Kala niya, pinigay ko sa rektang ultrasound. Sabi niya, baka raw way ko lang daw yung para magkabalikan kami. In other words, ate, he did not believe, di ba, that he's going to be a father and you, but and it's on him, di ba, it's his child. Ganun na nga. Right. Actually, Papa Jack, marami siyang naging reason. Unang reason niya, sabi niya, way ko lang daw para makapagbalikan. Second reason niya, nung pinuntahan ko siya ulit, sabi niya. Teka lang muna, bakit kaya naghiwalay kung ganun? Kung, di ba, parang siya yung ayaw makipagbalikan sa'yo. Anong dahilan ng paghiwalay niyo, by the way? Kasi Papa Jack, ang last na usap namin is yung mga anak niya. Kasi actually yung setup, hindi namin kasama yung mga anak niya. Mm-hmm. And then, nitong May, kasi bakasyon, walang school. So, nagbakasyon yung mga bata. Tapos, parang ang nangyari, hindi kasi ako kasundo ng mga anak niya. So, that time, nagsabi yung mga anak niya sa kanya, or nagsumbong, or ayaw akong makasama. So, parang pinili niya. Kasi sabi niya sa akin, kung hindi ko kaya pakisamahan yung mga anak niya, huwag ko na rin siyang pakisamahan. I do the same ganun. Thing, huwag yung tatay. Ganun nga. Diba? Kasi anak yan eh. Kasi, ate, whatever we do, yung mga anak, well, diba, should be treated by you like your own children. Well,
Naintindihan ko naman siya sa part na yun. Kaso nga lang, ang babaw lang kasi ang pinagtalunan namin. That time kasi, merong cabinet na pinapaayos ko lang dun sa anak niya. Which is nagsabi ako, minasama nung bata, parang ang palabas is pinapaalis ko sila. So nagsumbong sa daddy. Yung daddy, agad akong tinawagan, nagalit, ganyan. Well, I believe ata hindi yan yung unang pagkakataon. I think it was the turning point. I think may mga... Oo, pwedeng turning point. I think meron pang naunang mga issues. Meron pa talaga. Yun. Kung baga turning point na lang yun. Ganon. Anyway, ate, you are 5 months, pregnant tonight. And, since kumbaga nalaman mo buntis ka the very first day, hindi na kayo kumbaga nagkakausap, wala na talaga? Wala na eh, kasi nung time na yun, Papa Jack, nung nag-break kami, ready na talaga ako mag-move on. I mean, gusto ko na talaga, okay na sa akin mag-let go. Hindi ko lang akalain na may baby pala ako. Okay. So unexpected talaga. Okay. Kaya lang din naman ako pumunta sa kanya. Pero nung wala naman siya, kasi thrice ko siya pinuntahan, Papa Jack eh. Talagang hindi ako tumigil para at least ginawa ko naman lahat para maging okay at saka sinabi ko sa kanya dahil karapatan niyang malaman. Oh yeah, siyempre anak niya yun eh. Wala naman. Until now, Papa Jack wala. Kaya kailan nag-uusap? Yun lang yun, that's it? July, mga mid-July. Kasi siyempre, alam mo kung saan nakatira, alam mo bahay niya. Alam ko kasi malapit siya sa amin. Hindi ka na nag-attempt ulit? No attempt was made after that? Wala na, Papa Jack, kasi... Siyempre, may pride ka din, di ba? May pride ka din, aminin natin. Siyempre diba? Naman. Para sa'yo ate, gusto mo panagutan ito, punta mo ako yung buntis eh, ikaw pa pupuntahan ko pa, ganun. Parang ganun. Hindi, pero Papa Jack, kasi nung pinuntahan ko siya, ginugudugo ako, kaya ayoko na. Na-stress ako eh. Naging maselan kasi yung pagbubuntis ko. Kasi sabi mo nga, di ba, before that, may ovary problem ka na. Alright. Kaya bawal ako sa stress. So, Are you okay right now? Okay naman. Okay na ako, Papa Jack. I mean, actually, sabi ko nga sa'yo kanina, I'm on recovering na. Nasa recovery stage na ako. Nagkakaroon na ako ng acceptance na ganun siguro talaga. Wala akong kahit anong marinig sa kanya or any communication coming from his family, parents, or whatever, kapatid, wala rin naman. So ganun na lang. Pero alam nila lahat. Papa Jack, ba't namahinig ka? Sabihin ko sa'yo. Wala lang. Parang na-feel ko nalungkot ka sa akin. No, actually you have a parang gift. Parang pinalungkot kita. No, you have a gift. And that is your, babae, lalaki? Wala pang gender, Papa Jack. 5 months na, di ba na pa-ultrasound? Sa end of month pa, ayaw pa ni doktor yan. Okay. Baka raw, di ba makita. Okay. So, pag susunod na ng katawag ako ulit, loko na gender na ako, mabalitaan kita kung nasang stage na ako nun. Hay, parang nakinalaman ako ah. Hindi naman. Kailangan ba? pero ganun na, Papa Jack, kasi ang akin, ang kinasama lang ng loob ko is, wala kasi siyang any words man lang, kahit kausapin niya parents ko, mga kapatid ko, kasi tinatanong nila ako kung ano nangyari sa kanya. Kasi 5 years, kilala siya eh. Nagsama kami. Well, ganito na. Alright, congratulations to you, Jenny, for having a very wonderful mindset. Diba? Outstanding yung mindset mo yan. Papa Jack, I'm recovering. Though, as your friend, I do not believe you. Honestly, ate, it's just starting. Kasi pag nanganak ka, diba, yung anak ko magtatanong, asan po ang daddy ko, then it will be another set of challenges for you. But for now, diba, I mean, it's a very wonderful mindset that you have right there. And congratulations. Thank you, Papa. Diba, congratulations. Ang gusto ko kasi, gusto ko naman talaga mag-move on na rin, Papa. Kasi wala na rin naman eh. Ayoko na rin ipilit. Ayaw na rin naman niya. Yeah. Kasi last time na nakita kami, Papa Jack, sabi niya, ayaw daw niya. Ayaw niya daw magpanagutan. Ayaw daw niya sa akin. Ayaw na daw niya lahat. So, wala na. What can I tell you tonight, Dad? What is it that you expect me to tell you?
like sabihin na tama yung ginagawa ko, na I'm moving on, na hindi na ako maasa sa kanya. Are you not really? Yung parang sa asa, Papa Jack, siguro sa 100%, nasa 15 to 20% na lang. Okay. Because honestly, kada yung, hindi ako naniniwala, hindi ka na maasa. That's not the right term. Tanggap mo na, ate. That's your, ang hirap sabihin na, but you're on your own. And you're doing good. Can I say that? Is yes, it, man. Am I not hurting you? Hindi naman, Papa Jack. So ulitin ko lang ha, Jenny, yung hindi ka na umaasa, ate, is not actually the right term. Because I'm sure, ate, umaasa ka pa rin. Oh, di ba? Sabi ko nga meron pa ang 15 to 20% na lang. Di ba? So, right now, hindi lang sa hindi, basta hindi ko umaasa. But, maliwanag na tanggap mo na, di ba? That dito sa pagbubundis mo, you are on your own. And, tama. Di ba? And you're doing good. I want to make an overemphasis upon me. You're doing good. Kaya nga, Papa Jack, eh. Kasi lahat din naman ng mga taong nakapaligid sa akin, sinasabi na kaya ko naman to. Alam mo, honestly, Jenny, I don't know if kung ngayon, tanggap mo na ako, saan ka nagkamali? Alam ko kung ano mali ko, Papa. Can I tell you, ate, a hunch or yung hinala ko kung saan ka nagkamali? Sige, so. You love the guy, di ba? You love the guy, di ba? And you truly loved the guy. To your credit, minahal mo siya, ate. Kasi maraming kang kailangan tanggapin. Pero hindi mo na nagampanan ng matino yung role ng pagiging pangalawang ina sa mga anak niya. Kasi dun yung pag-iwalay niyo, eh. Hindi niya naramdaman. And I cannot blame you, were 19. Yung generation ng anak niya sa generation mo masyado malapit, di ba? Tama? Tama. So baptism by fire, itong pag-ibig na ito sa iyo, ate. Maybe down the line, Jenny, someone will come along, someone will be in your life, someone will become a better partner to you. And by that time, ate, yung maturity mo, ate, ay labis-labis na. So I'm excited, di ba? I'm so excited for you that the next time you fall in love with someone, maaalagaan mo na maayos. Tama. Tama yun. Tama naman yung inisip mo, Baba Jack. Pero nagsama kasi kami. Actually, nakasama ko naman yung mga kids. Tinry ko naman yung best kong tumayo sa kanila as second mom. Kaso nga lang, syempre, hindi naman talaga mapapalitan yung mami nila, of course. Pero ang akin kasi is, maayos ko naman silang pinakisamahan. Pero there were times na nagkamali. Nagawa nila ako ng storya. Kaya may mga times talaga na nagalit talaga ako sa kanila. Which is, ang sinasabi ng partner ko is dapat daw patawarin ko na kasi intindihin ko na lang daw kasi mga bata daw yun. Yep, dapat. It's the same suggestion I will give you. Dapat. Mga ganun na. Oh, dapat. You were not supposed to compete with them. Like, paano ba? Kaaway kasi dapat, diba? Kasi syempre pangalawa magulang ka dapat, eh. But then again, mahirap pangatawanan yung role na yan dahil yung generation gap nga ay masyadong malapit. Tama. Kaya but anyway, ate, ito ay nakalipas na, tapos na ito. You are now in a far better place, diba? You are doing good. Soon you will have your own angel, your own baby, ate. And maintindihan mo kung saan siya nanggagaling. And maybe it will be a very, very wonderful realization. Tama, Papa Jack. Napaka-invaluable, ate. Napaka-invaluable yung pinagdaanan mo kasama siya. Hindi rin biro, mahalin ilan yung anak niya, di ba? Hindi rin biro. So, congratulations, ate. You're doing good. Give my hugs and kisses to your, baby. Pag nilabas mo na, ha? Okay, Papa Jack. So, ilabas mo. Malapit na to next year. Pero Papa Jack, may question ako. Kasi for me, hindi ko alam, kasi siguro may konting galit pa ako or what. Pero for me kasi, kung lalapit siya, huwag mong pagdamot. Pangunahan na kita. Hindi, kasi ang kung lumapit ka ng buntis pa ako, okay lang. Huwag mong pagdamot. Pero pag nanganak na ako, pagdamot. Papa Jack. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang pinagnanakawan mo, ate, ay yung bata, hindi siya. Okay.
So, wala nga, ipakilala ko pa rin siya, Papa John. Huwag mo ilapit yung bata. Hayaan mo siyang lapitan ng tatay. Ah, okay. Huwag mo nang ipili, tatay, yung bata. Kakaya naman sa bata. Pero pag yung lalaki, anak niya yun eh. I mean, gano'n naman kasakit natin ang ginawa niya sa'yo, gano'n naman nagpabayaman siya, tarantado, hindi niya pinangatawanan. Gago yan eh. Di ba? Tama ba? Pero ate, anak pa rin niya yan eh. Bagong pag nakawan yung bata ng pagkakataon, makilala niya yung tatay niya kung may pagkakataon. Okay. Para sa bata. Pero kung yun ay lalaki, kung lalaki siya, Papa. Oh, pero wag ikaw lumapit. Wag ikaw lumapit, ato. Diyos ko naman. Okay. So, Papa Jack, tama lang yung ginagawa ko na. Ginawa ko na yung paglapit sa kanya ng mahigit, I mean, nung tatlong beses, apat. Yeah, oh. Tama na yun. Yep, yep, yep. Tama na yun. Alam niya yung bundis. Eh, kasi kanina, parang sinabi mo, ma-pride pa ako. Eh. Alin? Sabi mo kanina, Papa Jack, may pride pa ako, kaya hindi na talaga ako lumapit sa kanya. Oh, totoo naman na. Totoo naman natin. Iba yung ikaw, iba yung... Okay, iba yung ikaw, iba yung pagiging nanay mo. Iba yung pagiging... Iba yun, magkaiba yun. Okay. Pero ngayon, Papa Jack, tama na hindi na ako lumalapit. Ano ba ang dahilan ng paglapit mo? Para maging tatay siya o para balikan kayo? Magkaiba yun eh. Para maging tatay siya. Oh, wag mo na ilapit ko. Kakayan mo sa bata. Galing? Kakayan sa bata. Eh, kasi... Oy, gusto lumapit. Ayaw tumigil. Hindi. Ayaw tumigil. Ayaw tumigil. Ayaw tumigil. Pero okay lang. Sabi ko nga nasa accepted na ako. Yep. And you're doing good. Konti na lang. Ilan lang bang stage na moving on, Papa Jack? First time ko kasi mag-move on. I don't know. Well, ganito gawin natin. Ano? Ganito gawin natin. If there's a way na marinig niya itong usapin natin, what do you wanna tell him? Huwag ng pangalanan. Huwag ng pangalanan. I'm sure kung nakikinig siya, alam niya siya. Siya to. Go ahead. Oo nga, feeling kong alam niya. Pero hindi naman nakikinig sa'yo yun. Nakikinig yun, sikat kaya ako. Huwag ka makulit. Sige, kung nakikinig man siya, Papa Jack, gusto ko sabihin sa'yo na... Binawa ko na lahat para maging tatay ka ng anak mo o na magiging anak mo. Sana man lang pumunta ka sa amin, kausapin mo yung mami ko o mga kapatid ko para sabihin ko ano talaga yung plano mo. Hindi yung dead maka lang, wala kang sinasabi dyan. Wala kang kahit anong maririnig sa'yo. Sana kahit pa paano maisip mo yung pinagsamahan din naman natin. Tsaka... Hindi naman to para sa akin na ngayon eh. Para na siya magiging anak mo. Yun lang, Papa Jack. Papa Jack, ba't mahimik ka? Eh, kasi nga naiihi na nga ako. Nakakalungkot naman. Ay, naku. Ba't ka tumahimik, Papa Jack? Ano, Papa Jack, kung hindi ka na? Ha? Umihi ka na. Kakaihi ko lang habang nasalita ka. Kaya mo pala ako pinagsalita kasi ihi ka lang pala. Kaya ang panghinambot na rin yan eh. Joke lang to naman. Grabe naman. Joke lang. Ano CR? Anyway, Santa, there's nothing to tell you. You're doing everything okay right now. I don't know if it's the right thing to do, but everything is okay. Okay. Right? So tama lang to. Tuloy ko lang to. Wala ka naman choice. Hindi naman ito pagiging ma-pride, diba? I don't know, but you don't have any choice. You are expected, diba? You are expected to act this way because you are soon to be a mom. Kaya nga, Papa Jack. Alright? Tama. Well, salamat. Salamat din. Salamat sa pagtawag. Thank you very much. Salamat, Papa Jack. Pwede mong mag-request ng kanta? Hindi eh. Bawal. Oh, pero ano bang kanta gusto mo? Bawal pala. Ano bang gusto mo? Your love. You're the one that never lets me sleep. Oh, di ba? Kinanta mo na lang. To my mind, down to my soul, you touch my... Hindi na pala, Papa Jack. Huwag mo na palang kantahin. Salamat sa pagtawag, ha? Joke lang yun. Thank you, Papa Jack. First time ko lang. God bless. To. God bless. Bye-bye. Thank you. Akala ko si laging busy, eh. Actually, kachamba. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Sa bagay, tama yan. Anyways, thank you for calling the show. Bye-bye. Bye-bye. Drive home safe, alright?
Bye-bye. Mga kaibigan na, sir. Caller si Jenny Ang Buntis. Mula Manila. Limang buwang buntis. Tawagin niyo ako dalina over 8-3261-71-1-800-10-105-683. Papa Jack, smiling on your radio. We'll be together, mga kaibigan. Hanggang mamayang alas na madaling araw, mga kaibigan. The music of Charlie Puth with the song...